Authentic daw ang lasa, kaya naman patok na patok sa masa empanada na ito ha. Itong empanada na ito sa Pasay. Masarap na ang lasa, masarap pang gawing negosyo dahil maliit lang ang kanilang kailangang puhunan. So, this is it, love. This is it. Hi, love. Yes! This is it! This is it, Lynn. Good morning sa'yo at good morning sa ating mga kapuso. Siksik at umaapaw ang overloaded empanada po nila dito sa Pasay City dahil hindi po talaga tinipid yung mga rekado at pampalasa mula sa longganisa. Meron sila, sarili nila ano yan ha, sarili ng recipe yan. May papaya, itlog, repolyo at munggo. Kapag pinagsama-sama rin yung mga yan, ay, heaven po talaga ang lasa. Iba rin po talaga kapag authentic ang lasa, kaya pumapatok din sa masa. Siyempre, kung paano gawin ito, aba, at siyempre mamaya titikman natin, at kung paano gawing negosyo, makakasama natin this morning si Mr. Jefferson Castro. Good morning, Sir Jefferson! Good morning po! Good morning! Eto na, Sir Jefferson, paano nga ba ginagawa mo inyong empanada? Ang paggawa po ng empanada, pag-aluin lang po yung tubig, rice flour, saka atsuete, saka po masamasahin na po. Gaano katagal ang pagbasa ng mga ganyan? Medyo matagal din, ma'am, kasi kailangan... Kailangan smooth at elastic smooth, ng konti. Correct. Ayan, ganito po itsura. Correct. Para hindi siya nababasag. Oo. Pag... Ayan, at ang nagpapa at nagpa-ori siyan ay yung atsuete. Atsuete po. Okay, so ito na. Nakagawa ka na ng dough. Opo. Panahon na para gawin naman yung pambalot ng ating empanada. Opo. Ayan. Opo, sa mantika para... Ah, may pa ganun. Para hindi po dumikit dito. Oh! Yun pala yun. So, ayan na, papalaparin na niya. Yun po kasi yung purpose niyan. Hanggang po makuha natin yung nipis ng dough natin. Gaano kanipis yung kailangan na level po yung maabot natin para masabi natin na... na okay na siya para gamitin. Kailangan pang manipis na manipis? Hindi naman po, ma'am, pa, kasi pag manipis na manipis po, pag tinupi na po natin, nababasag. Mababali! Ayan. Sige, so na yan na. Kasi po natin, uh-huh. Mahina lang po yung elasticity, kaya kailangan hindi din naman po siya masyadong manipis. Okay. Sige, ilalagay na po natin ngayon yung ating mga ingredients. Inuna munggo. Po yung ating munggo. Na pinatkad na papaya at saka repolyo. At yan po ay magkahalong papaya at cabbage, po. No? At isusunod na po niya, nakikita nyo, tingnan nyo yung style ng paggawa niya ng ano, ng paglalagay. Ayan, ilalagay din po yung giniling o yung longganisa na homemade po nila. At saka ilalagay po ang ating fresh na itlog. Yes, mga kababayan, fresh na itlog. At ang purpose, bakit kailangan maggawa siya po ng parang balon? Ma'am, para hindi po tumagas yung itlog. Yes. Kasi pag tumagas yung itlog, di na po natin siya maisasara. Yun, mga kapuso. At ngayon, saka po niya isasara yan. Ayan. At nakikita niyo, ang gentle po ng paghawak at pag-ayos ni Sir Jefferson doon sa ating empanada. Gamit ang plato, saka po puputulin. Tapos, may style din po ng pagtanggal niyan. Hindi basta-basta para maiprito nyo siya. Ayun, i-flip nyo. Saka nyo po ngayon yan, dahan-dahan din na ilalagay doon. Okay, syempre sa mga nag-uumpisa, may paso-paso level. Opo, sa paglagay po lang. Ganun po talaga yun. Magiging mamamaster nyo rin po yan pagdating ng araw. At kailangan daw pong mahina lamang ang inyong apoy. Okay, kung ito ay gagawin business ang ating mga kabayan, magkano po yung puhunan na kailangan po gawin? Ang puhunan po natin, ma'am, di lang po ganun kalaki. Sa 5,000 po, ma'am, kikita na po tayo ng 13,000 po, ma'am. Sa... Wait, tama ba yung dinig ko? Magkano? Mga 13,000 po, ma'am. Kasi ang... 13,000 po, ma'am, sa okay. Puhunan na 5,000. Oo. Oh. Pag naubos po natin, makakabukas tayo 5,000 po kasi makakabuo po tayo ng mga 50 hanggang 200 na piraso. Magkano mo ibibenta? 50 to 100 pesos po. Guys, mali na naman tayo ng ano, kari... Ang luki! Opo. Ang ganda wala ng kitaan dito, mga kabusan ako! Maraming salamat, Jefferson, sa pagbabahagi po ninyo ng inyong empanada recipe. At syempre, sa pagbibigay din ng mga idea tungkol sa ano, sa inyong business and all. Syempre, mga kapuso! Anako, gagawin din ba natin? Ako rin ba gagawa rin? Kinakabahan naman ako dito. Ako rin po ay gagawa. Sana kayanin po ng power ko. Ito na. Tatry po natin gumawa ng
empanada, nakita ko malaking kinuha niya, ay malito. Yung sakto lang po naman natin. Ito. Yan. Idagdag na po natin. Dagdag na. Natakot din siya para sa akin. Okay. And then, kunin ko yung plastic. Tapos nakita ko, wait lang, hindi maganda yung pagkabilo. And then, grabe pala to. Eh, paano pag marami kang ano? Marami kang customer. Meron taga-pagbabang taga nito? Or ikaw rin lahat? Ako lang po talaga gumagawa. Mag-isa ka lang sa lahat, okay, sa lahat? Sa isang araw, nakakailang ano ka? Wala, nag-minimum naman po ako ng 70 po, na piraso. Hanggang pataas na po, depende na po. Pag yung mga suki ko pa na nagre-reseller, napaparami po yung benta natin. Yun, may ganun pala siya, may pa-reseller. Parang yung gulo-gulo ng ano ko, parang hindi pa bilo. Ayan, pwede na yata ito, makapal yung... Sige po, pwede na po. Pwede na raw to. Guys, this is it. Tingnan natin kung kakayanin ko pa. So nilagay ang munggo. Ayan, syempre habang nagkakarito ako, balikan po natin yan mamaya-maya lang. Malalaman po natin ang panlasa niyan. Syempre tumutok lang po kayo. Dito po sa inyong papasang morning show. Kasama pa rin po ang Itrella Bajobel. Dito lang po yan. Sa, saan nga ba? Ulan! Ulan!